nakita natin, no, talagang derecho, well-decided, Samid, hanap tayo na mapapunish, and talagang laging binubuli dito. Every time there is a Team Secret game, si Tatsuri, kung mapapansin nyo, yung lagi nila binubuli, yung hit, yung pinaka-hitman. Without the hitman, though, nakikita kasi natin for the past few games, right? Azar, Tatsuri, sila talaga yung pinaka-nagbubuhat in terms of the kills dito or mga plays from the side of Team Secret. So, it's understandable but pinapunish agad yan ng mga teams na nakakatapat nila. And yeah, UDG in here, they need to get that early game. They can capitalize on that, especially if gusto nilang gumaan-gaan ang buhay nila. But both of them into the late game, medyo tricky, mahirap pa sabihin. Execution na lang talaga magkakatalo dito kung paano nila ilalayers yung mga skills nila. Yes, and ang maganda dito is alam naman natin na late game insurance or kahit mid game kaya na ni Lara 1 na magkaroon ng damage, and considering nga na mas nag-group up sila sa objectives, lagyan mo lang ng Black Shield plus the final hour, siguradong last minute na makakapatay na to si paring Lara. And that's another thing na pwede mo ring ilagay ang Black Shield kay Sayonara para sigurado madali lang siya makakapag-in-out kada reset, kada kills, at hindi siya gaano matatakot. Same thing as sa Black Shield na pwede mong ilagay kay paring Don para pagka may binalibag siya. Remember, Rox is going to Justice Punch plus the taunt. So, that's the time. But it's all clear. Ang aganda ng timing dito, no? Ng, like, kung paano sila magtulungan in terms of, oh, sige, bago ka bumisita dito, Mr. Jungle, ano ko muna, may make sure ko muna na walang CCTV. And, yes, yeah. Yes. Tulungan. At ito na. Ito na nga ba yung sinasabi natin na early game cheese. Ang pagpasok dito, ginamitan na kaagad ng invisibility pero pumasok na, nag-leap paharap, tinikman ang kanyang katakutan at siya ang kamatayan. Ang unang kumalabit ng gatilyo ay UDG. And ito yung hinahanap nilang early game from the Kha'Zix lineup. What I wonder lang is Team Secret, nung nakita nilang na deward na itong CCTV sa baba ng mapa natin on the side of UDG, bakit sila naka-advance pa doon? And actually that gave Sayonara the potential to go for a successful gank. So that's quite a questionable in play in terms of positioning themselves in the map, because usually pag okay, pag walang vision, ingat-ingat kayo, but teka lang. At ito muna, magkakalaban muli dito sa scuttle. Pero it's si Ortros, the rotation mula bot papuntang top, pero kailangan isuko. At even si Lara, present na dito. I mean, ito na yung usual rotation natin pagka palabas na ang ating mga objectives. They want to focus on the Rift Herald, and this is four man ng UDG. Uy. At papunta na ang ikalima na si Mitsura sa Rift Herald. Grabe, tingnan mo, agad ng first item itong Morgana natin. Tsaka si Vayne, naka-luden sa Echo agad. At tsaka itong Bork Blade of the Ruined King. So, expect natin dito na mas madadalian ang ate mo, Vayne, in terms of going for, okay, sige. Although hindi pa naman ganun katanki mga frontliners natin from the side of Team Secret, mas madadalian siya, of course, knowing that this is, of course, an anti-tank item. But, meantime, yes. Medyo na-pressure yung TS yata na itigil. Tama ba? Sila yung supposedly mag-start ng Herald kanina. Actually, UDG, pero dumating yung ibang miyembro ng TS. Pero dahil walang vision dito, ang UDG, this will be an ocean drake ng walang palagan. Oo nga, no, nakakapagtaka yun na kasi may item dito, si Vayne at saka si Morgana. But they decided na ibigay na lang, and wala ring counterplay na ginawa or counter objective na ginawa itong UDG. So medyo nakakapagtaka yun, but then again, hindi pa naman malayo yung gap natin. So, although nakauna sa item ang UDG, kumbaga, hindi pa natin pwede sabihin na sa kanila yung lamang agad. Yes, at nakita mo naman, no, alam na nawala sa mapa ang buong Team Secret. Yes, wala man silang CCTV sa area ng Dragon, but that should be a call na pwede nilang i-go yung Rift Herald for a trade. Pero kahit sino, walang kumalabit, walang pumuesto. Pero ito na si Don, Facebreaker paharap. May iipit muna dito si Rox, pero papasok na Hextech Ultimatum. Makakahuli na rin ang quickness. At pinalibag na sa pinakalikod. May tatamaan nga ba dito habang si Mitsura nagwawala lang sa backline? Chewy and Tatsuri, mukhang may ipit silang dalawa dito. Isa-isa nang tumutumba, dalawang jungle, wala na. Pero ito na, maglilinis na si Lara 1. At mukhang aral na aral kung paano gumalaw, and the last one na itutumba dito ng UDG, and that would be a 4-4-1 trade.
You know what? At first, I thought uunahin yun ng UDG. Kumbaga, itutuloy nila yung Herald doon. But it seems like nangyari naging bait. And I think naka-contribute dito talaga yung Bork, maagang Bork agad nitong si Larawan. Sorry kung tinatawag kong Larawan, hindi Larawan. Okay lang, madam. Ano lang, nasanay lang ako na Larawan. Pero pwede naman daw na Larawan. Pero 1v1. Para nga ba dito kay Aran ayos? At yun nga, kuwang-kuwa, ayos na ayos ang kill ni Kuya Sayonara. Pero ang Rift Herald, this is a double objective sa kamay ng Secret. Bumabawi ang Team Secret ngayon in terms of objectives. Pero, yeah, actually, double objective pala, no? The turret on the top side as well as in the as well as the Herald. But again, bukas kasi yung gitnang mapa ng side ng Team Secret dito. So I would call it like still fair. Kumbaga, patas pa rin sila in terms of access sa mapa natin. Kumbaga, hindi pa rin na... Actually, lamang pa nga yung UDG. And mainly that's because of the 302 KDA of... Vayne right now. So I think ang hindi nagawa dito ng Team Secret sa early game is yung i-punish early itong si Vayne. Kasi in the difference of their lineup ngayon, again, ang pinaka hindi mo gustong mangyari as Team Secret is mag-online agad si Vayne. But at bigyan yung Kha'Zix ng early kill. But yun yung nangyari. So every time there's team fight, nahihirapan yung Team Secret dito. So I think medyo magiging tricky in terms of paano sila makakabawi knowing na 0-1-0 pa lang dito yung Camille natin, medyo mabagal, try first pa lang yung item. And yeah, I think for Team Secret, kalma muna sila, wala muna mga team fights eh. Yes, sa tingin ko, Madam Kaysaya, is hindi nila ginaw yung Rift Herald or yung mga ibang team fights kasi na-acknowledge nila na kailangan muna mag-online dito ni Lara. And With the Blade of the Ruin King, yes, they have an item, pero naki-Essence River kasi si Tatsuri. So if they're going to fight on a head-to-head matchup, may chance na maipit si Lara and they might prolong yung power spike na pwedeng dalhin sa mid-game. They can give one dragon, one herald, and just take it at around the mid-game. They can answer that in return para lang maibawi nila yung mga nilet go nila. So pwedeng ganun yung galaw ng underground, pero... yung tempo nila is not as fast at what we expected from their previous games. And Orthros, naka-secure na rin siya ng Deadman's Plate habang kasama niyang na si Lara and naka-Wits End na. Deadman's Plate on the hands of Orthros. Kanina, kahit wala pa siyang item na yan, nakakakuha siya ng magandang place eh, ng set eh. And what more, meron siya dito mas mabilis na Pandora. Oh, invisibility. Ayun na, tumalon. Void Spike, pero merong pinaangat. Kasama na rin ang Quickness dito. Hextape Ultimate para merong maipit. Pero ito na ang entrance. Wala na makaka-exit pa. The in-out at Sayonara. Kala mo si Yoshinoya sa pagsalo dito. At si Azar, galit na galit. Siguradong pumasok. Pero si Lara, tamang fishing lang. Tamang pwesto lang. Tamang pana lang. Siguradong Rara Chada. And that's 2 kills sa kamay ng UDG. Sabi, hindi na, nahihirapan lang sila ditong kuhain itong si Larawan, right? Again, online. Pero ang ganda ng execution, nakakita tayo na magandang Hextech Ultimate yung sabay pasok nitong si Rox. But yun nga lang, kasi nakaka-free hit pa rin itong si Larawan eh. And at the same time, look at the damage coming from Morgana right now. Halos pabuo na rin siya dito ng kanyang second item. Although, yeah, I think kapit lang eh for Team Secret sa ngayon kasi... Again, we mentioned a while ago, late game kaya nilang pumalag. Especially in here, magiging taga-salba nila talaga is si Tatsuri and Chewy. The damage Israel for those two champions natin. Basta meron lang set na manggagaling dito from either Azar, Trevor, and Rox. Yes, at ang Team Secret mo ang gagamitin na nila dito, ang Rift Herald, para mag-create ng pressure sa Dragon Lane. Ngunit nakikita natin, kung check nyo yung mapa, may tatlong miyembro na medyo naglulurk lang, parang ready lang sa banta na dala ng ni Shelly, no? Pero mukhang nag-rotate sila dito, hayaan yata nilang umpugin dahil healthy pa naman, kaya pa naman. And swap lang muna tayo dito, another Rift Herald in 2 seconds at mukhang Team Secret na naman ang unang pipwesto. And as you can see, pabuo na dito sa Sterax gauge itong si set natin, no? So, pakunat na ng pakunat on the side of UDG, but... Void Spikes, tatamaan. Ito na ang Quickness. Pero makukuha pa rin ng TS ang ano na yun, ng Reherald na yun. Mukhang aatras na ba talaga sila? At okay na muna. Okay na muna daw siguro. Objective game lang muna dito para sa TS.
Masakit na sila Tatsuri Chewy dito ah, especially naka-electrocute din dito, again increased damage, reduced CD, so mas madalas yung patak ng mga or mga pasabog ng kanyang abilities dito, especially if there's a team fight. So I think reasonable naman kung ba't naagaw or rather na-secure pa rin ng Team Secret yung Herald dun sa taas ng mapa natin. So kumbaga bawi-bawi pa rin naman dito, although we can see that difference or yung kalamangan talaga dito, but okay, sige, kalma lang. Okay lang nila sa Shelly. Okay. So okay lang, pero yun nga, makakahuli kaya sila dito dahil nga pupuesto dito si Kuya Trevor. At mas nakakatakot ng Camille dito, ha? Meron na siyang Trinity Force, kasama rin si Azar na naka-Black Cleaver at Death's Dance. Pero nakita ni Don na dalawa ang posibilidad na labanan niya dito. Merong Dominus na pwede nilang i-tower dive at syempre Hextech Ultimatum. Upon acknowledging that, kailangan umatras ni Tropang Don, pero sa kabilang side magkakasagutan. Pero ando pa rin ang Tori, ginamit ang Rocket Belt, kailangan umatras Light Binding, pero sila Rawal on the flank, siguradong inuubos isa-isa. At kahit si Orthros Don tumumba, siguradong linis ka dahil ang UDG tinanggal tong TS na naka-ST. Akala mo silent treatment, pero tindrit sila. Alam mo, parang nagiging mukhang broken tong vein na to sa kamay ni Larawan ngayon. Diba? Parang nagiging broken champion. Binuksan eh, no? Oh, hindi yata si Yumi yung nabuff. Parang ito yata, diba? So, yun na nga. Linis-linis tayo ng jungle camp ng TS dito. And of course, that's a good decision because mas hindi makahabol ang Team Secret. Again, we talked about during the drafting phase kanina na win condition ng UDG dito is to go for that early, which is nakuha nila, and just capitalize on that early, which is happening right now. Gold lead or the gold difference right now is quite huge, and as you can see, talagang tinatanggalan din talaga ng UDG ng pwedeng mapag-farman ang Team Secret from their jungle camp. So I think for Team Secret, para makabawi, they really have to wait for that moment na makuha nila itong si Larawan para magtigil-tigil na itong si Larawan. Yes, hindi siya nahuhuli. And to be honest, ang point and click mo lang dito na panghuli si Hextech Ultimatum, pero si Orthros mahuhuli siya dito. Pero sila nga ba talaga mahuhuli? Dahil ito na, kami ang underground, pero ang TS ang nilalagay sa 6-bit underground. Dahil nga Hextech Ultimatum pa, pero wala na talaga, hindi na sapat pa. Lima sa kompletong miyembro ng UDG, habang dalawa naman ang nawala sa Team Secret. To, kahit warded, disrespect na, gawin na natin to, kunin na natin to, but may pressure, nagdi-divide na sila, divide and conquer, because the rest of the members of UDG going for that mid defense, yes, and nakuha na yun, but teka lang. Mm-hmm. They're going for the chase. Makakahanap kaya sila ng pwesto dito. Here comes Larawan. Kumakagat na kanyang unique passive. At flash into the dark. Finding that will be it. Ang hitman ang siyang na-hit. Kaya siya ang tutumba. Pero ang hit talaga dito ni Sayonara kasama si Renekton and Azar will be going down in the hands of Underground then. This will be another objective sa kamay ng UDG. Sabi, medyo nakakita tayo ng Renekton na medyo nag-last longer din naman kahit papano, no? Of course, because of the death dance, kaya medyo mas nakatagal-tagal siya. But then again, sirang-sira na tong champion na tong 805 na to. na si Vayne. Wala na pipigil dyan. Wala na pipigil eh. Hindi na yata talaga mapipigilan dito. But then again, pag umasim siguro, parang mistake na lang ng UDG yung pinakahanapin natin dito sa ganitong sitwasyon kasi napakalaki. Uy, face check. Hindi natatakot talaga si Kuya Orthros. Salapin lang ng konti si Lara para makatawid itong si Kuya Orthros. At ganun lang kadali, no? Nalalaman niya nang walang problema. Nakaka-gain siya ng info nang walang punish dahil nga walang threat itong Team Secret. Teka muna. Hookshots. Teka, tatamaan muna siya dito, pero ginamitan niya kaagad ng Zonyas bilang backup, pero nadodge siya na yung CCs one after another, Soul Shackles, dahil kuha ang souls na to, papailalim na lupa, and Larawan, rumara ka sa hindi na magpapaawat at kahit sabihin mo si Tatsuri, siya ang mapapatay. Kailangan ni respeto tong Vayne na to, hindi pwede mapasa kamay ng UDG once more because we know na alam nila kung paano nila lalaruin in a composition. Again, I mean, this is the win condition that we have been looking for the side of UDG. 15 minutes. 15 minutes game time. A very fast game. Parang may lakad mamaya. Gusto yata makauwi. Baka timeout na maaga. Alam mo, Adam Kisaya, nakita natin na natali sila kapon. Kaya feeling ko, iba yung ano nila ngayon.